What's up everybody, it's your girl Kimi and welcome back again to my channel. So in today's video, I'm going to try this Quick FX, ayan, yung kanilang tinted moisturizer and let's see if okay ba or hindi itong product na to. Recently, I bought this one sa may Watson. So, currently, dapat talaga yung bibilhin ko is yung tinted sunscreen. Kaso, yun nga lang, out of stock sila. Kaya, I have no choice but to buy this tinted moisturizer. And also, first time ko siyang gagamitin. Kaya, medyo curious ako kung ano nga ba yung effect nito sa aking face. And I also want to know yung difference nila ni tinted sunscreen. Kasi, tinted, nakagamit na naman ako ng tinted sunscreen. Pero, yung mga ganitong tinted moisturizer, first time ko lang talaga siya. Available in two sizes yung tinted moisturizer ni Quick FX. First is itong nasa akin, which is yung nakasashay. And then on your screen naman is yung parang naka-tube type na much bigger yung size niya. So this tinted moisturizer has glutathione, shea butter, and zinc oxide. It also has the benefits na ma-moisturize, ma-lighten, ma-conceal, and ma-protect yung inyong skin. Meron din siyang total of 10 grams. And yung shade niya pala is actually, ayan, nakalagay dyan, dito sa may gilid sa ibaba. And one shade lang naman yung available sa kanya. So, I hope it works sa hindi naman kaputian kong face. Titingnan ko kung ano ba yung consistency niya. Kasi dito pa lang sa may sachet niya, nung pinipisil-pisil ko siya, parang may some sort of parang liquid siya. So, I don't think so. So, magpapatak lang ako dito sa may back of my hand. Oh my gosh! Kita niyo yan? Sobrang, ayan, sobrang watery niya, and, ayan, hindi ko alam ha, pero, teka, try nating i-blend. So, watery siya, na liquidy yung consistency, and, amoy ano lang siya, amoy cream lang siya, wala siyang fruity or floral scent. Nakakaloka ha, sobrang unlabnow niya. Akala ko kasi cream siya, pero yun nga, nung pinipisil-pisil ko na siya dito sa may mismong sachet niya, alam ko na medyo liquidy nga yung consistency niya. So, ayan siya, at the back of my hand. Okay naman siya, but I just want to try it sa mismong face ko. So, dito ko muna siya i-apply sa my left side ng aking face kung saan ang daming namumuong mga imperfections, blemishes, redness, ganun. Sa sobrang liquidy niya, sobrang ang daming product na lumabas and sobrang ang dami ko ding na-apply sa aking face. And if tatanungin niyo ako, if kamusta naman siya sa face ko, kung titingnan ko sa may mismong camera, meron namang kahit papanong pagbabago. Nakita ko kasi na medyo nawala yung redness ko. Medyo-medyo lang as in very, very light. But looking at here sa may mismong mirror ko, mapapansin ko na hindi, or I mean, yung coverage niya sobrang, as in, alam niyo yung sobrang light na light na light, ganun, na parang wala lang namang nangyari. I'm gonna put naman dito sa my right side naman. So, tingnan nyo ha. Hindi ko siya pinipisel, as in, kusa siyang nalabas. So, ayan. Oh my gosh, sobrang hirap. Ready apply it dito sa my right side ng aking face, and ang napansin ko talaga sa kanya, so buong mukha ko na yung merong tinted moisturizer, ang napansin ko sa kanya is talagang nag-lighten up yung aking face from dull to light. Mapapansin kong nag-light talaga siya. Yun nga lang, sa sobrang very light ng coverage niya, yung mga imperfections ko dito, redness dito sa may nose, dito sa may antag dito, sa may corners ng nose, yung aking pimples, hindi niya masyadong na-cover up, and also yung aking mga dark under eyes. Kitang-kita niyo, di ba? Kitang-kita pa rin talaga siya. So, subukan ko nalagyan pa ng isang layer itong side na to. Kasi dito sa side na to is napadami siya. Already add one layer dito sa aking right side ng aking face, and napansin ko na may kaunti, as in sobrang kaunti na cover up niya sa aking face. Yun nga lang, mas lamang yung dewiness, ayan o, kung makikita nyo, tsaka medyo ano siya,
ano, sticky siya na medyo parang malangis-langis, ganon. So, I'm gonna finish first my whole makeup and then later on, I will be right back para sabihin sa inyo yung overall thoughts ko dito sa tinted moisturizer ni Quick FX. A few moments later. Now that I'm done with my makeup, I must say na okay din pala siya as a makeup base. For me, mga sisi, super thumbs up ako na meron siyang two sizes. So, yung akin kasi is with a cup. So, for me, very ano siya, kumbaga, leak-proof siya, tsaka travel-friendly na din siya. Yung iba kasi ang ginagawa, gusto muna nila nang mag-try sila nung nasa ganitong sachet bago sila magpunta doon sa mismong actual na tube type. So, just in case na magustuhan nila yung ganitong small size, then they could go for the bigger ones. Yun nga lang, I don't like yung consistency nito kasi liquidy siya, or should I say na super ang labnaw niya, to the point na ang hirap kontrolin nung product na nalabas. So, I'm expecting kasi na parang medyo may pagka-cream type siya, katulad ng mga ibang tinted sunscreen. I also kind of think na meron din siyang SPF, although hindi siya nakalagay siguro dito sa may harap na part ng mismong packaging, but I think it has SPF kasi meron siyang zinc oxide and titanium dioxide, which I think na parang, ewan ko, basta alam ko parang SPF chuchu yon, parang ganun. Nakalighten din naman siya ng skin, siguro gawa na din ng mismong shade niya, and buti na lang talaga hindi siya like yung super puti sa mismong face ko. Okay na sana siya, kaso yun nga lang, medyo may sumablay lang siya na part kung saan hindi niya ganong katotally makonceal yung aking mga blemishes, yung mga redness sa aking face, ganon. Kasi nga, like what I said kanina, sobrang light lang ng coverage niya. So, if you prefer to go for a natural look or for everyday look, pwede naman itong gamitin ninyo. Tsaka, like what I said, okay din siya as a makeup base. And that's all for our video for today. Make sure na nahit nyo ang like button if nag-enjoy kayo sa video na ito. And also, don't forget to subscribe in my YouTube channel down below, yung pulang button, and yung katabi nun is yung notification bell button para always kang notified and updated kapag may every upload ako. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you again in my next video. Bye!